Napakainis ng mga inakay natin yan. Ayun yung dalawang pula na anak ni Pula at Milo, mga kalapatids. Bali, pangatlong inakay na nila yan, dalawa na yan. At yung isa nga, eto, ayan. Yung may suksok na to, na parang mapula-pula din yung pagka-checkered niya, mga kalapatids. Oh. Ito lang naman na lagi yung ginagawa. So, napaka-effective, mga kalapatids. At hindi nga tayo nawawalan ng mga painakay natin. Ayan. Mulat mula, ganito talaga yung sistema ko sa mga painakay. Para di tayo mawalan, mga kalapatids. Yun, welcome back again mga kalapatids. Bale, dito nga tayo sa harapan ng ating breeder section. At eto nga pala, papasilip ko sa inyo, meron tayong mga bagong pairing dito na breeders. So, ayan. At kung mapansin nyo, halos magkakamukha silang mga magkakapares dito. Dahil eto nga pala yung mga nakasalang mga kalapatids ay mga inbreed na yan. Eto nga pala yung si Triple One. Ayan, mga kalapatids, yung barako natin na naka-stack nun. Ngayon, at eto naman si Taiwan. Yan, bali mag-ama yan mga kalapatids, yung dalawang checkered natin na yan. Bali meron na din silang itlog. Halos nasa isang linggo na yata ang nagilimlim to mga kalapatids eh. Tapos eto rin, bali eto naman mag-ama rin to mga kalapatids. Ayan, Taiwan din to, eto yung ibon ni Boss Reggie oh. Si Old Taiwan mga kalapatids. At eto na yung naging anak niya. Ngayon sila lang natin sa kanya. Ayan, may itlog na rin yan mga kalapatids. At eto naman, bali lahi na rin to ng ibon ni Boss Reggie, yung goki natin na si Serga. Ayan, yung flyer natin to, si Bagwes. Ayan, dati nating flyer yan, mga kalapatids. Sinalang nga siya rito sa nanay niya na si Milky Bar. Ayan, napaganda yun. Parehong mga red check ang kulay. Ito naman, Grisel. Tapos ito, pair naman na checkered, mga kalapatids. So, bay tatlo na yung nakasalang natin na yan. At pare-pareho yung mga inbreed, mga kalapatids. Ayan, at abangan natin yung mga magiging inakay nila. At susubukan natin ilipad dito sa loop natin, mga kalapatids. Ayan, di nga lang natin mahirap na ilipad tong iba natin mga flyer. Ayan, nagdumami na nga sila dyan, no? Kasi nga, busy tayo sa trabaho. Di natin masubukan yung mga linyadang hawak natin dito. Ayan, no? Ito, magkapay ito, mga kalapatid. Sa yung dalawang itim na yan. Ayan. Ito si Fury, tsaka ito, yung bali kapatid niya na to sa kay Brownie. Kasi nga, yung ama niyan si Old Taiwan, mga kalapatid. So, ayan. Dahil yung ama nga pala ni Fury, si Batman, yung nawala natin sa San Jose pa. So ayan, update dito sa mga breeders natin. So abangan nyo mga kalapatids yung mga magiinakay nila. So eto, bali wala pa nga palang itlog, baka mag-itlog pa lang. Ayan o, sana mag-itlog na rin to dahil medyo nahuli nga natin siyang isinalang. Dahil di pa nga ganun pumaris to nung una kong pagsasama sa kanila. Pero ayan, good thing mga kalapatids at mga nagparis na nga sila. At bali, in-adjust ko nga pala tong breeder cage natin mga kalapatids. Ayan, bali inilabas ko ng pwesto. Ayan, kung mapansin nyo nga, dinasug ko na rin sa likod. Kaya medyo lumuhang kahit paano dito sa harapan nila. Dati hanggang dito yan eh. Ayan, dati hanggang dito mga kalapatids. So ayan, in-adjust ko nga rin sa labas. At eto na. Ayan mga kalapatids. So, ayan. Para di naman ganong sagabal dito sa loob. Dahil nga masyado nang masikip mga kalapatids. Kaya in-adjust ko na sa konting labas. So ayan. Natakpan na rin tong ibabaw dahil pinupuntahan ng mga flyer natin yan eh. Lalo yung mga tagpares natin ng mga hen. Ayan, sumusuot sila rito nun. Yung mga nagbabarakuan tong mga breeders natin dito. Ayan, kaya ngayon medyo lumuog-log na kahit paano sa harapan ng breeder cage natin ito. At dun na nga tayo sa topic natin. For today's video nga pala mga kalapatids, ito yung mga anak ni Lapula at Milo. Ayan, naka-viewing sila rito mula kayo ng umaga hanggang ngayon tanghali. Ayan, halos mag-alauna na nga silang nakabilad dito mga kalapatids. Pero di naman ganong mainit dito sa amin kasi nga medyo umaambun-ambun kayo nung umaga. Pero ayan, maganda naman yung panahon kaya hindi ko pa rin sila pinapasok. Inahayaan ko lang sila rito para mas lalong mawabad sa viewing natin, para di sila mag-overfly in case man napawalan natin mga kalapatids. Ayan, yung mga bagong painakay natin dito. Ayan, ang iilap nila mga kalapatids. Halos nasa isang buwan na yan bago ko iwinali kila Pula, para mas lalo lang matutong tumuka at hindi na mabugbog dito sa flyer slope natin mga kalapatids. Ayan sila oh, ang healthy nila. Grabe, parehong red check ngay kulay niyan mga kalapatids. Dahil nga yung unang inakay nila Pula, eh sablay yung kulay, hindi nakuha sa kanila. Eto, yung first clutch mga kalapatids. Ayun, bali ayun yung kapatid ng dalawa na yan mga kalapatids. Ayun yung panganay, nag-iisa na nga lang. Eh, iba pa yung naging kulay. Ayan o, naglulugon na nga sila rito. Ayan, mga naglulugon na. Ito yung sota ni Pusodil o. Lahi ng sota niyan.
Ayan, bali yung kapatid niyan. Ito, ayun, ayun, nakakalapatid so. Ayan, yung kapatid niyan. Parang parang Batman eh, no? Napaganda ng kulay niya. Halos karamihan dito mga suksukan na mga kalapatids. Grabe, tapang ni Fury, oh. Nunuka-nuka pa, oh. Uy, nagpares na rin kasi yan. At ang pinarisan niya naman dito, yung may pares na, yan. Yung litter natin. Ayan, ganun talaga, pag nakamangahin, kung saan-saan na lang paparis yan, mga kalapatids, eh. At dito na nga ulit tayo. Ayan, sa anak nila pula, oh. So, ayan, napaganda ng viewing niya rito, oh. Bali, simula nga pala mga kalapatids, nung ibinukod natin sila sa mga breeder natin, eh binaklas ko na rin sila Milo at pula. At si Milo nga, andito sa loob ng flower slope natin, ayan. Nag-up na siya ng paparisan niya dyan. Kasi nga si pula, ay nandun sa stock loop natin. Nandun mga kalapatids, kasama pa yung iba nating mga kak doon na walang mga pares. So, andun sila, namamahinga. Para mag-condition na ulit at susod, iasalang natin yun mga kalapatids. At hanapan natin siya panibagong pares. Ayan o, sayang, di man lang nakukuha yung kulay ni mismo ni pula na may white top nga sa buong ulo. Eto, parehong nag-red check lang. Ayan, kambal na kambal sila mga kalapatids. Ayan, tingnan nyo naman. Napakakinis o. Yung isa medyo may dilaw-dilaw pa at napakabata pa niya. Ayan, yung isa na to. Ayan, mga kalapatids. Ayan, may dilaw-dilaw pa siya. Pero sa ganyang edad, kailangan mga kalapatids na pawalan nyo na hanggat maaga. Kasi baka pag pinawalan nyo na medyo umidad yan, eh pipitikan na kayo niyan, baka maguhat na lang kayo at di na bumalik sa inyo. Kaya mas mga talaga, naka-viewing sila mismo sa area nyo. Ayan, gaya nga niya, no? Ayan, nakikita nila rito. Pero mas the best talaga, mga kalapatids, kung medyo mas mataas yung pag-viewing nyo sa kanila para mas tanaw nila yung mismong area nyo, pati yung mismong loop nila, mga kalapatids. Ayan, tingin mga flyer natin ito, nagkakagulo sila, no? Ayan. Ito lang naman na lagi yung ginagawa. So, napaka-effective mga kalapatids at hindi nga tayo nawawalan ng mga painakay natin. Ayan. Mulat mula, ganito talaga yung sistema ko sa mga painakay para di tayo mawalan mga kalapatids. At dun nga pala sa mga nagtatanong kung ilang days daw ba pag nagsimula ng Rumonda itong mga YB. Bali, nasa tansya ko mga kalapatids, nasa 40 to 50 days old. Ayan, tutong Rumonda yung mga flyer natin na mula inakay. Pagka sinimulan yung pawalan, ayun, Rumonda na talaga yun at marunong na rin sumabay sa mga flyer nyo. Pero magtaka kayo pagka hindi sila muna nakasama sa groupings dahil nga bago-bago pa lang sila sa paglipad. Pero after 2 or 3 days, makakasama sila sa paparuting nyo sa paggugrupo sa mga ibang kalapate. Talagang malilikot pa talaga sa lipad yung mga ganyang inakay, kaya samahin pa talaga sa ibang mga kalapate. So iingatan nyo mga kalapatids na kailangan talaga mapalinaw nyo muna yung mga eyesight nila bago nyo talaga sila parondahin ng parondahin sa area nyo. Ayan o, napakainis ng mga inakay natin yan. Ayan yung dalawang pula na anak ni Pula at Milo mga kalapatids. Bali pangatlong inakay na nila yan, dalawa na yan. At yung isa nga, eto, ayan. Yung nisuksok na to, na parang mapula-pula din yung pagka-checkered niya, mga kalapatids, oh. Yan, nakatangin siya sa mga kapatid niya rito sa taas, oh. So, ganyan lang yung sikreto natin sa mga inakay para di tayo mawalan, mga kalapatids. At shoutout nga pala kay Sir Ricky Mar Makasakit. Ayan, bali binigyan natin siya ng YB nung linggo pa, mga kalapatids, dahil nga ginabihan na nga siya sa pag-lopisit dito sa atin. So, di na tayo nakapag-vlog at di na siya naipakita sa inyo sa video. So, ito nga pala yung picture nun nang binigyan natin siya ng inakay. Yan, bali dalawa yan, yung red bar at saka yung sota natin na lahi ng kay Boss Rodel Sarengo. So, eto, mga kalapatids, yung mga natirang YB natin. Ayan. So, eto na lang yung mga natirang inakay. Etong anak ni Big Bang at etong red bar na anak ng Goku natin na si Serga, mga kalapatids. So, bali dalawa na nga lang itong natira dito. Naibigay na pala natin kay Kuya Willie Santos, yung isa na anak ng vegan finisher natin. Ayun, shoutout nga pala sa'yo, Kuya Willie. Sana mabatcher mo pa yung inakay na yan dahil napakabata pa naman yan, kaya madali lang turuan yan. Kaya bali, dalawa na nga lang to. Yung dalawa na ibigay ko sa dalawang batang pansier. At yung isa napunta nga kay Kuya Willie. At yung isa napunta nga kay Boss Ricky. Tapos nagbigay pa tayo ng isang flyer natin, which is yung anak ng Sotan ni Boss Rodel Sarengo. So ayan, yung mga tirang YB natin. Isa, dalawa, ayan, dalawa na lang mga kalapatids. Tapos meron nga tayong binubiwing pa rito sa labas. Ayan, yung anak ng pula natin. Ayan, babad na babad sila sa viewing dyan. Maghapon yan mga kalapatids, ha. Para sure ball na hindi tayo pipitikan ng mga inakay natin. Kailangan talaga mga kalapatids na naibibiwing nyo yung mga ganyang inakay. Much better na pagkakain nila sa umaga. Ayun, pwede nyo nang ilabas agad sa umaga yon.
at papapasukin nyo lang sila pagka oras na ulit ng pagkain nila. So sa hapon na ngayon, kaya mas maganda talaga simula umaga at hanggang sa hapon naka-viewing yung mga ganyang edad na mga YB nyo, para mas lalo silang makatanda mismo rito sa location nyo, mga kalapatid sa ino. Ayan, ganyan lang naman at siguro pinakamatagal ni tatlong araw nila dyan, mga kalapatids. At pwede natin silang pawalan unti-unti dito sa loop natin, kasi nga medyo magpipitik-pitikan na yan. At mula rito sa loop natin, magpupunta-punta na sa mga bubong-bubong yan, mga kalapatids. Kumbaga, nag-training-training sila para at hindi magtatagal, matututo na rin mag-sironda yan at makasabay sa mga flyer natin. Ayan sila, ang healthy naman nila rito. Ayan, anak nila pula. So, susod mga kalapatids, i-update ko na kayo sa ating stock loop. At meron ako surpresa sa inyo na naghihintay para sa inyo, mga kalapatids. At bago nga pala tayo matapos, shoutout nga pala muna kay Prince Betas, AJ Upeña, Zigal Manalo, Arkin Robles, Ivan Cocuanco, Ronaldo Yalong, Kurt Habinar, Prince Balmadrid, Waray Pigeon Lop TV, Tax Doan Lop TV, Raymar Torres, Renz Mariano, at kay Sir Fidel Patricio. Yun, at pakisubscribe na rin tong Business Body PH, mga kalapatids. Salamat sa suporta. At mali, dito ko na nga pala tatapusin tong video natin ito, mga kalapatids. At sa mga bago pa nga lang dyan, huwag nyong kalimutan na mag-subscribe, syempre, dito sa ating YouTube channel. At pakipalo na rin tong FB page natin, mga kalapatids, JB Official. At huwag nyo rin kalimutan na mag-like, share, subscribe. Ingat, mga kalapatids, and peace out.